mga agam-agam na naliliwanagan, ang partisipasyon ng NBI, ang pagtulong ni Senator Raffy Tulfo sa pamilya Galieno. Ang mga ito ang aking tatalakayin pagkatapos ng aking intro. Sa kapapasok na balita, sinabi ni Jonalyn Galieno sa programa ni Senator Raffy Tulfo na personal niyang tinanong ang kanyang pinsan na si Leobard Dasmariñas kung totoo ba na ang kapatid niyang si Jovelyn Galieno ang natagpo ang kalansay, subalit ayon niya sa sospek ay hindi raw ito si Jovelyn. Sinabi ni Jonalyn na dalawang beses pa raw niyang tinanong si Dasmariñas upang mabigyan lamang ng maayos na libing ang kanyang ate kung totoong siya nga ang kalansay na natagpuan sa pulang lupa, Santa Lourdes. Ayon pa kay Jonalyn, nagtataka rin aniya siya na sa kabila ng pag-amin ng kanyang pinsan na si Dasmariñas na hindi si Jovelyn ang kalansay, ay patuloy pa rin ito sa testimonya sa mga otoridad, kaugnay sa di umano'y kinakasangkutang krimen, kasamang isa pang sospek na si Jovert Agalieno Valdez Tamon. Nag-request ang mga kakilala at kaibigan ni Senator Raffy Tulfo sa Palawan na sana tutukan niya ang kaso ni Jovelyn Galieno dahil marami sa mga netizens, hindi lang taga-Palawan ang naniniwala na parang may conspiracy na nagaganap na may involved na businessman o kaya ay politician. Marami ang nagsasabi na folgay ang partisipasyon ng dalawang umamin na sila ang may kagagawan. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, within 2 weeks lalabas na ang resulta ng DNA test at kung ano man ang resulta, tututukan niya ito. Ayon sa reporter ng RTRA na ipinadala ni Senator Raffy Tulfo sa Palawan para tutukan ang kaso ni Jovelyn Galieno, nakausap niya ang isang sospek na si Leobard Dasmariñas. Tinanong nito kung bakit niya piniling umamin at sinagot naman daw nito na hindi na kinaya ng kanyang konsensya. Ipinapadetalye daw nito ang kanyang ginawa pero hindi na daw nagsalita pang sospek dahil may isang pulis na nakabantay sa kanya at itinikom na lang niya ang kanyang bibig. Inamin din ni Jonalyn na hindi siya sigurado na si Jovelyn yung pasakay sa multicab na puti na ipinakita sa kanya ng kapulisan. Dahil ito ay sobrang labo at napakalayo. Ayon kay Jonalyn, ifinid daw sa kanya ng kapulisan na siya si Jovelyn dahil pinag-aralan daw nila ito kaya napaayon na siya nga si Jovelyn. Sa isang banda, nakipag-ugnayan din si Senator Raffy Tulfo sa mga kapulisan sa Puerto Princesa, particular sa Investigation Division. Gusto niyang ma-involve dito ang NBI para maalis ang agam-agam ng mga Palawenos at sa mga taong sumusubaybay sa kasong ito. All praises naman ang mga netizens sa mga hakbang na ginagawa ng senador at lalo pa silang humanga sa kanya dahil kahit hindi siya taga-NBI o pulis ay napakarunong niyang mag-imbestiga. Walang pinagtatakpan, walang kinikilingan at napakatalino niya. Para sa kanila, si Senator na lang ang natitirang kakampi ng mga mahihirap. Mabuti pa si Idol Raffy, maraming alam. Very smart talaga si Idol. Basta ganito na mga case. Napakagaling ni Idol. 1 trillion salute to you, Idol. I'm always watching. Napakagaling mo po. Sana marami po kayong matulungan. God bless po. Salamat sa help ng lahat na lumalapit po sa inyo. Proud of you po. Salut din sa RTIA. Tama rin ang sinabi ng mga netizens dahil matulungin ang senador. Ire-relocate niya ang pamilya Galieno sa isang lugar na safe mga isang taon. Siya ang bahala sa lahat, ultimong tubig at kuryente. Magbibigay din siya ng 500,000 sa pamilya para makapagsimula ng negosyo o livelihood.